ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, natagpo ang patay at tagdad ng saksak ang isang dentista sa kanyang bahay sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Dati nang nag-viral sa social media ang biktima dahil sa dami ng suot niyang alahas, kaya pag nanakaw ang isa sa tinitingnan motibo sa krimen. Nagpapatrol, Dennis Datu. Pasado alas 8 nitong linggo ng umaga, nadiskubre ang bangkay ng 63 taong gulang na dentistang si Dr. Agustin Bulor Jr. o Doc Ting. Kasalukuyan siyang barangay kagawad ng San Vicente Central sa Calapan City, Oriental, Mindoro. May mga saksak sa iba-ibang bahagi ng katawan ang biktima ng matagpuan ng kanyang kapatid. Sabi ng sister niya, pinuntahan niya kung bakit tanghali, wala pa. Ang sabi ng tao, baka puta sa sibahan. Mm-hmm. Pero nung makit daw siya, bukas lahat ang ilak. So tumawag siya, tumawag. Umakit na siya sa taas. Pagpasok daw niya, nakita niya duguan na. Solo lamang na nakatira ang biktima sa kanyang bahay. Sabi ng Calapan City Police, magulo ang loob ng bahay ng biktima at pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa krimen. Posible rin anilang kakilala ng biktima ang salarin. Ang motherboard po na CCTV ay tinuwa. Yung sa paligid na katabi po mga bahay, yun po ang ating nire-request na makakuha tayo ng footage. Maaari po, kakilala niya sapagkat alam niya po kung saan nakalagay ang CCTV na motherboard. Minsan ang nag-viral sa social media ang biktima dahil sa napakarami nitong mga suot na alahas sa katawan. Ikinagulat ng mga taga Mindoro ang pagpatay kay Doc Ting na anila ay mabait at matulungin sa kanila. Dati ring nagsilbing kapitan ng barangay ang biktima. Napaka-generous niya. Lahat tinutulungan niya. We need justice for Doc Ting. Hindi pwedeng pabayaanan itong pangyayaring ito. Kasi it's a heinous crime. Patuloy ang inventaryo sa mga nawawalang gamit ng biktima habang nagkasana ng follow-up operation ng mga otoridad para matuntun ang salarin. Dennis Datu, ABS-CBN News. Nagbabaon na ng sariling tubig ang ilang turistang umaakyat sa Baguio City kasunod ng diarrhea outbreak sa lungsod. Ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan na bantayan ang bentahan ng bottled water nang hindi pagsamantalahan ng ilan. Live mula sa Baguio City, nagpapatrol, Ara Perez. Ara, nagpatawag ng press conference ang LGU tungkol sa outbreak. Anong latest? Alvin, batay nga sa katatapos na press conference at batay sa mga resultang isinumite ng Baguio LGU sa RITM ay lumalabas na yung ilang stool samples ay positibo sa mga virus na sapovirus at norovirus. Ito yung mga karaniwang iniuugnay sa stomach flu at nangyayari kapag malamig ang panahon. Ang transmission ayon sa DOH ay through contaminated food at water. Pwede rin dun sa tinatawag na inanimate objects tulad ng doorknob. Kapag halimbawa yung isang diarrhea patient ay hinawakan niya yung doorknob at yung isang tao ay hinawakan yung doorknob, yun, pwede yun makahawa. At sa harap naman nito, hindi pa rin maituturing na conclusive na yung ganitong resulta dahil kung matatandaan ay nakitaan ng bacteria na E. coli yung ilang water samples dun sa mga nakaraang araw na mga tinest. Kaya sinasabi na marami pang mga test ang hinihintay. Kanina naman ay nakakwentuhan namin yung ilang mga turista na pinagkakasya nila yung kanilang mga baon na bottled water bilang pag-iingat pa rin sa diarrhea outbreak. Sa Burnham Park, Baguio City, napiling mag-picnic ng pamilya ni Rosita na mula Batasan, Quezon City. Bukod sa pagkain, baon nila ang mga sariling container ng tubig, yelo at iba pang inumin bilang pag-iingat sa diarrhea outbreak. Ay sabi, magdala raw kami yung sarili namin tubig, huwag daw kami iinom dito. Pagkakasyay namin yan hanggang mamaya. Ayaw na ring magbakasakali ng pamilya Domingo mula Tarlac, kaya mga tumbler naman galing bahay ang dala nilang inuman. Meron pa po kaming 4 liters sa kotse. Alanganin po, lalo pa pag kumakain kami dito or may bili. Pwede naman kung nabibili sa mga
grocery store po siguro. Gaya ng mga branded po na water. Okay lang naman yun. Pansin na mga nagtitinda ng tubig ang pagdami ng mga turista mula nitong Biyernes. Ayon sa mga tindera, may pag-aalin lang ang bumili ang ilang customer kahit na may selyo naman ang mga tinda nilang inumin tulad ng buko juice. Siguro dahil nandito nga sila sa area. Kami naman din mismo na nagtitinda is umiinom rin naman kami. Wala namang epekto sa amin. Malinis yung paninda namin dito eh. Mas dumami bang bumibili sa inyo ng mineral? Opo, lalo na ngayong araw na ito. Nasa 20 pesos pataas ang bottled water sa maraming pasyalan sa Baguio. At sabi ng mga vendor, stable pa rin ang ganitong presyo. Ganun na lang case. Una na rin nagpaalala si Baguio Mayor Benjamin Magalong sa mga negosyanteng huwag samantalahin ang outbreak para taasan ang presyo ng mga binibentang tubig. Hinikayat niya ang publikong i-report sa DTI sakaling makaranas nito para, kung mapatunayan, mapatawan ng karampatang parusa. Sa press con ni Mayor Magalong, muli niyang iginiit yung pag-iingat sa paggamit ng tubig. Huwag mo nang uminom ng tap water at paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Sa tanong kung nakikita na ba ng Baguio na patapos na itong outbreak na ito, sabi ni Mayor Magalong gusto muna niyang malaman at matukoy yung main source ng outbreak. Alvin. Maraming salamat. Ara Perez. Kasado na sa Martes, January 16, ang panibagong nationwide transport protest ng grupong manibela. Panawagan pa rin nilang ibasura ang PUV modernization program. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, inaasahang aabot sa 10 hanggang 15,000 ang lalahok sa kanilang pagkilos sa NCR pa lang. Sisimula ng grupo ang kanilang aktibidad sa UP Diliman, magkakaravan papuntang Welcome Rotonda at magmamarcha pa Mendiola, Maynila. Umaasa ang grupo na kakatigan ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order laban sa PUV modernization program. Gusto pa rin nating ipanawagan sa ating Pangulo ang pagbalik dun sa mga ni-revoke na prangkisa ng ating mga kasamahan, lalo na lapo sa hanay ng mga operators na makapagpatuloy pa rin yung ating hanap buhay dahil kawalan ng pagkakakitaan po. Umarangkada na ang mga pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa iba-ibang lugar sa bansa. Dagsa sa simbahan ng Pandakan ang mga deboto ng Batang Jesus para dumalo sa mga misa at ati-atihan. Live at nakikipiesta sa Pandakan si Jack Batalyones. Jack, kamusta dyan? Dyan sa mga oras na ito ay kakatapos nga lang na itong misa ng alas 5. Pero dyan, may isa pang misa mamayang alas 6 ng gabi. Ito yung final mass para sa araw na ito. Then after ng misa ng alas 6 ay magkakaroon ng traditional na prosesyon dito sa area ng Pandakan. Kaya nga yung mga deboto dito dyan ay kanya-kanyang dala ng mga imahen ng Santo Niño. Maagang gumising si Janet Manalo para dumalo ng misa. Ngayon kasi ang pista ng Santo Niño de Pandakan. Masaya kami kasi talagang dito sa Pandakan, ang unang ginagawa ng mga tagantal na taga dito is nagmamas, tapos to pray for Santo Niño, then we'll shout Viva Santo Niño, then dadalo kami kay Santo Niño dito, papabless may mga Santo Niño niya, tapos magkakaroon ng procession. Si Amy Gaw po naman bumiyahi pa mula Bicol, bit-bit ang maliliit na imahe ng Santo Niño. Yearly devotion namin, sumasama kami sa mga parada at nagsisimba tuwing pesta ng Santo Niño. Yung pamilya, yung health, yung magiging pa naman yung anak ko, yung pamilya. Matatandaang noong July 10, 2020, nasunog ang simbahan ng Santo Niño de Pandakan. Kasamang naabo ay ang imahe ng Santo Niño. Pero sa kabila nito, itinuloy ng komunidad ang tradisyon tulad ng pahalik, ati-atihan at prosesyon. Ang Pandakan na makasaysayan ay patuloy na nagpapanatili ng mga tradisyon na kahit sa makabagong panahon ay ginagawa pa rin natin. Sa misa kanina na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, binigyan din niya ang halaga ng pista ng Santo Niño
para ipakita ang mga katangian ng mga bata na dapat tularan. Gaya ng karanasan natin sa mga bata, nahahatak tayo ng kanilang sigla at presensya. Madaling makipagniig at makipagkaibigan sa kanila sapagkat gumagaan ang ating pakiramdam matapos silang makasalamuha sapagkat napapatawa at napapabata nila tayong muli. Sa Davao del Norte, daan-daan ang lumahok sa sinulog sa Tagum. Pansamantalang isinara ang mga lansangan sa lungsod para magbigay daan sa prosesyon na dinaluhan ng mga deboto, dala ang mga pulang lobo at imahin ng Santo Niño. Sa bayan ng Mabini sa Davao de Oro, idinaos din ang fluvial procession sa pista ng Santo Niño. Pinalamutian din ng mga deboto ang ilang bangka, sakay ang imahin ng Santo Niño. Okay, dyan, linawin lang natin. No? Yung pista ngayon ay pista ng Santo Niño de Pantakan. Iba pa yung next weekend, which is naman yung Santo Niño doon sa Tondo, and which is kasabay din nung Sinulog Festival sa Cebu. Zen. Okay, maraming salamat, Jack Batalyones. Ipinamalas ng Philo Carrots o Pinoy fans ang kanilang solid love at support sa K-pop group na 17. Dagsa ang fans sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan nitong Sabado para sa unang gabi ng two-night concert. Hataw ang grupo na ipinarinig ang kanilang bagong kanta gaya ng Super at God of Music. Kabilang din sa highlight ng gabi ang fireworks habang nagpe-perform ang grupo at pagsakay nila sa cart para malibot ang stadium at makalapit sa fans. Natigil naman ang performance ng vocalist na si Sung Kwan sa kalagitnaan ng concert matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga miyembro ng grupo, masaya silang nakabalik sa Pilipinas at patuloy na namamangha sa energy ng Pinoy crowd. Ramdam na sa Bulacan ang epekto ng El Niño sa bayan ng San Ildefonso. May ilang magsasaka ang hindi na nakapagtanim ng palay. Nagpapatrol, Jose Carretero. Nangihinay ang si Wilson sa lagay ng kanyang bukid. Hindi na niya kasi ito mataniman ng palay dahil sa kawalan ng tubig. Kaya mga gulay na madaling anihin at hindi nangangailangan ng maraming tubig ang kanya munang itinanim. Naararo na sana ang saka na ito ni Tatay Wilson pero dahil mahigit 2 buwan nang hindi umuulan, bitak-bitak na ang lupa dito at hindi na pwedeng taniman ng palay. Nangangamba siya na posibleng tumindi pa ang epekto ng El Nino. Dati po ay natatamnan ng second crop. Subalit po ngayon ay hindi na po kami nakapagtanim sa kadahilan ng umiepekto na po ang El Nino. Sa bayan ng San Ildefonso, nasa 10% ng magsasaka ang hindi nakapagtanim ng palay ayon sa Municipal Agriculture Office. Kaya nangangamba sila na hindi nila maabot ang mahigit 4 metric tons na ani tuwing dry season. Konti yung maani ng farmer natin. Tayo po yung isa sa mga inaasahan sa Bulacan na makapagko-contribute ng malaking ani. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 275,000 na hektarya ng palayan ang tinatayang maapektuhan ng El Nino sa bansa, kaya puspusan ang pag-aanda ng pamahalaan. Sa ilalim ng masagana Rice Industry Development Program, mamamahagi ng binhi ng gulay, abono at fertilizer discount voucher sa mga magsasaka. Gumagana na rin ang mga solar-powered irrigation system o SPIS na kayang mag-supply ng tubig sa 50 hektaryang sakahan. Sa Bulacan, nasa 5 malalaking SPIS na ang naipatayo. Ang pinaka-critical lang natin dyan is yung water source natin kung matutuyo si Kasalat River. Yun lang naman po. Bumuo naman ng El Nino team ang MWSS para paghandaan ang epekto ng matinding init sa supply ng tubig. Kami naman po sa MWSS, kasama po ng ating mga konsesyonaryo, ay nag-construct po tayo ng mga additional na water treatment plant dito sa may part po ng Laguna Lake. Bukod dito, nag-deploy na rin sila ng maliliit na water treatment plants na makakapagproseso ng nasa 16 hanggang 20 million liters ng tubig kada araw. Jose Carretero, ABS-CBN News.
Pumunta patungong Brunei noong Sabado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa royal wedding ng anak ni Sultan Hassanal Bolkiah. Ayon sa Malacanang, ang pagdalo ng Pangulo sa royal wedding ay pagpapakita ng matibay na relasyon ng Pilipinas at Brunei. Igakasal ang royal prince ng Brunei na si Abdul Matin sa negosyanteng si Yang Mulia Dayang Anisha Rosna Binti Adam. Bukod kay Pangulong Marcos, inaasang dadalo rin ang iba pang leader na ibang bansa. Tinatayang nasa 22,000 manggagawang Pinoy ang nagtatrabaho sa Brunei. Panalo bilang Pangulo ng Taiwan si dating Taiwan Vice President William Lai o Lai Ching Te na nagmula sa ruling party. Nakuha ni Lai ang mahigit 40% ng mga boto. Kilala si Lai Ching Te na kontra sa China at pabor sa pagsasarili ng Taiwan bilang isang bansa. Mahigpit na binabantayan ng China at maging ng Estados Unidos ang magiging resulta ng halalan. Una nang binansagan ng Beijing na isang banta sa kapayapaan sa rehiyon si Lai. Sa kanya namang victory speech, sinabi ni Lai na ipinakita ng Taiwan sa buong mundo na sa pagitan ng demokrasya at pagiging otoritarianismo ay pinili ng mga mamamayan ng Taiwan na manindigan sa panig ng demokrasya. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Democratic Progressive Party na iginigiit ang kasarinlan ng Taiwan mula sa mainland China. Inaasahan din na madodomina ng Democratic Progressive Party ang nasa mahigit 100 pwesto sa Kongreso ng Taiwan. Nananawagan ng ilang opisyal ng barangay sa Bulacan na bigyang aksyon ng mga ahensya ng gobyerno ang mga insidente ng riot ng mga kabataan sa mga bayan ng Hagonoy at Paumbong. Nagpapatrol, Easy Lee. Ang riot na ito ng mga kabataan sa barangay San Isidro 2 sa Paumbong, Bulacan ang nagdulot ng takot sa mga residente. Kita pa kasing may daladalang itak at pamalo ang mga nagrarambulan sa kalye. Ipinatawag na ng mga opisyal ng barangay ang mga kabataang sangkot sa gulo noong January 8. Pero humarap lamang ang apat nilang miyembro at itinangging kasama sila sa nagrambol. Ayon sa kagawad, dating mga residente ng barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan, ang dalawang leader at ilang miyembro ng grupong tinatawag na 11. Nasa edad 12 hanggang 16 naman ang mga miyembro nito. Pinakiusapan daw nila ang mga kabataan na tumiwalag na sa grupo na itinuturing ring sangkot sa ilang nakawan sa lugar. Masyadong naalarma ang buong barangay dahil almost every day sila ang nirereklamo sa may nawawalang cellphone, may nawawalang mga bagay, may nawawalang mga tsinelas, yung mga bata na involved sa nakawan. Nararayo, may dadaan lang, babatuhin nila. Marami na ani lang ginawang hakbang ang barangay para madisiplina ang mga bata, pero walang nangyari hanggang sa lumipat ng tirahan ang mga leader nito sa ibang lugar. Dinala rin po namin sa istasyon ng pulis, dinala rin po namin sila sa DSWD. So yung mga magulang nangangako na ilalayo rito yung mga bata. Po, sana po patulong po kami dahil hindi po talaga biro yung ginagawa ng mga bata. Ayon naman sa Paumbong Municipal Police Station, pinaigting na nila ang patrolyo at pagpapatupad ng curfew. January 8 lang po talaga sila nakagawa po ng gulo. Lalo pa po namin pinapaigting ang aming mobile patrolling ngayon, foot patrolling, at nagipag-coordinate na rin po kami sa mga barangay upang maipatupad pa po ang strict implementation of curfew hours, ma'am. Paglilinaw ng munisipyo, isa itong isolated case. At kahit hindi talaga tagabayan ng Paumbong ang naturang mga kabataan, handang tumulong ang kanilang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Nakikipag-unayan ating punong bayan sa MSWDO upang lapatan ng angkop na intervensyon itong mga kabataang ito. Kung hindi sila sa pumapasok sa paaralan, kailangan unang intervensyon, i-enroll natin sa alternative learning system. At huwag silang malulong sa anumang bisyo, anumang mga bagay-bagay na makakasira sa kanilang paglaki. Tinitiyak naman ng pulisya at ng munisipyo na hindi dapat matakot ang mga residente dahil nananatili anilang payapa ang kanilang lugar. Easily, ABS-CBN News. Posibleng mapawalang saysay ang mga pirma sa petisyon para sa People's Initiative na nagsusulong ng charter change o CHACHA. Ayon sa COMELEC, ito ay kung mapapatunayang binayaran ang mga pumirma gamit ang pera ng bayan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
Patuloy na gumugulong ang pagkalap ng pirma sa petisyon para sa People's Initiative para isulong ang Charter Change o CHACHA. Sa impormasyong nakalap ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, may ilang nangalap ng pirma kapalit ang regalo noong Pasko. Ang iba na pangakuan ng ayuda. Pati mga PWD umano pinapapirma. Nagain na ang makabayan block ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang signature campaign. Pero kung si Albay Representative Ed Selagman ang tatanungin, pwedeng dalhin ang kaso sa COMELEC o sa Korte Suprema. Ayan ay pinag-aaralan pa natin. Iyan ay pwedeng sabay-sabay, pwedeng isa't-isa. Posible ang mauna dun sa COMELEC. Parang kung anong desisyon ng COMELEC, pupunta sa Korte Suprema yung hindi nanalo. Pero may nilinaw si COMELEC Chairman George Garcia. Hindi po vote buying sapagkat hindi naman po boto technically itong pirma, pero pwede po kasi lalo't ginagamit na pera ay pera ng bayan, yan po yung anti-graft, pwede rin malverization ng public funds. Kung yan ay mapapatunayan, ay nako, pwede po mapabaliwala yung pirma individually ng mga tao. Magiging mabusisi rin umano ang COMELEC para iberipika ang mga pirma sa petisyon na maaring ibangga sa voters registration records. Iginitaman ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares na maaring kasuhan sa ombudsman ang opisyal ng pamahalaan na gumagamit sa pondo ng bayan para isulong ang CHACHA. Hindi ibig sabihin na may people's initiative dyan gagamitin ng public funds kasi hindi yan initiative ng gobyerno. So illegal yan. Ayon sa batas, pwedeng isulong ng publiko na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative kung saan maghahain ang petisyon na pirmado ng 12% o katumbas ng 6 na milyon ng kabuuang bilang ng registered voters. Para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, mahihirapan na umarangkada ang People's Initiative sa ngayon. Palagay ko mahihirapan dahil wala ng panahon. Hindi biro mag-bumuo ng 12% of the voters with 3% in every district. At kailangan yung isasubmit 90 days before the plebiscite. Kung December ang gagawin na plebiscite, kailangan ma-approve ng COMELEC yung petition 90 days before February. Makawala ng panahon eh. Dagdag ni Justice Azcuna, mabigat din na harapin ng People's Initiative ang desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus COMELEC noong 1997 na nagsasaad na hindi sapat ang Republic Act number 6735 o Initiative and Referendum Act para sa constitutional amendments. Michael Delizo, ABS-CBN News. Bininyaga na ang mga anak ng mga aktres at maghipag na sina Iza Calzado at Bianca King sa Makati City. Sa mga larawang ibinahagi sa Instagram ni Iza at Bianca, kitang pinangunahan ni Father Tito Caluwag ang sabay na pagbinyag kina Baby Dia Amihan at Sadie Harlow Wintle na ginawa sa St. Andrew the Apostle Church. Present sa okasyon ang mga tatay ni Baby Dia at Baby Sadie na sina Ben at Ralph Wintle. Kabilang naman sa mga tumayong ninang ay si dating Vice President Lenny Robredo, ang designer na si Rahul Laurel ang nagdesenyo ng baptismal gown. Kapamilya, dinarayo po ang isang munting bahay sa Makati City na mistulang public library. Halos mapuno na kasi ito ng mga libro na libreng ipinapahiram at ipinamimigay sa publiko. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Mula labas hanggang sa loob, punong-puno ng aklat ang bahay na ito sa Kalye Balagtas ng Barangay Lapas sa Makati City. May textbooks, biographies, cookbooks, mga nobela at kung ano-ano pa. Ang mga ito hindi for sale, kundi pwedeng-pwedeng hiramin o iuwi ng libre. Ang nasa likod ng bahay aklatan, ang accountant at 72 anyos na si Hernando Guanlao o mas kilala sa tawag na Mang Nani. Taong 2000 pa nang simula ni Mang Nani ang kanyang versyon ng public library. Inumpisahan ko na i-display yung 50 pirasong lumang libro dito. Tumulong ka sa kapwa, yun ang naging instrumento ko mamigay ng libro. Parang masaya sila eh. So yung aura, kasi yung mga bata,
Kahit namimigay ng mga libreng libro, patuloy na dumarami ang kanyang koleksyon dahil sa mga donasyon. Umabot pa ang mga libro hanggang sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Sa ngayon, halos mapuno na ng libro itong munting library ni Mang Nani at dinadayo na rin lalo na ng mga estudyante. Namamahagi rin si Mang Nani ng mga libro sa mga kapuspalad at nakakarating na ang mga libro sa iba-ibang lugar. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng marami sa aklatan na bukas magdamag. Merong mga libro dito na hindi mo makikita sa almost mga soft copy or online publishing houses eh. Mas nakakaaliw po kasi ito kaysa sa social media and sa cellphone po. Seeing something like this is really brings joy to my heart. Umaasa si Mang Nani na sa pamamagitan ng kanyang binuong library, marami pa rin ang magbabasa at matututo mula sa mga libro. Kung kailangan nila, makakatulong sa kanila, kunin nila. Mula dito, sa ginawa ko, marami na akong naidadagdag na mga programa para itaguyod ko ng malalim pa ang aking gustong tulong sa mga mamamayan. Para kay Mang Nani, nasa panahon man na tayo kung kailan marami ang mas nahuhumaling na sa mga gadget, hindi pa rin dapat malimutan, lalo na ng mga kabataan, na magtungo sa mga aklatan para mas malinang ang kaalaman. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Donate kaya ako kay Mang Nani. Ang dami kong libro sa bahay. Ano po? Tsaka sana suportahan ng LGU. Oo. Sana bigyan niyo po si Mang Nani ng shelves. Para maayos po niya, no? Alphabetical niya. Or by topic, mga ganon. Pero ang laking tulong niyan sa mga kabataan, nasanay na lang. Ako nga ngayon, nag-audible na lang, partner. Nakikinig na lang, auto search. TikTok na lang sila eh. Oh, no? Iba pa rin yung nahahawakan mo, naaamoy mo yung libro. Nabubor sila sa ganun. Okay. Pero sana hindi. Encourage natin. Yes. Kasi dyan mahina po mga bata ngayon. Magbasa at umintig. Tsaka feeling ko may retention. Mas may retention pang nagbabasa. Dun-donate ako dun, mga libro. Mabuhay ka, Mang Nani. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Uy, welcome back. Thank you. Parang refresh yung mukha. Iba talaga pag nakabakasyon yung tao, no? Parang gumaganda parang, lalo si Zen. Parang sinasabi mo na gaganti ka. Ako po si Alvin El Chico. Binalikan ako. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.